Kasi tinan nyo, oh, parang nasasaktan siya dun sa nilalagay natin na ano, na oil. Ayan. Siguro mahapdi lang talaga siya. Sana gumaling na nga siya. Kasi parang na-stress kasi rabbit natin eh. O pag nilalagyan ng oil. Kasi kung ivermectin talaga siya na ni-spray, sa tingin ko hindi siya magiging ganyan. Ayun oh. Kawawa naman siya. Hello mga ka-farmers, ngayong araw, ipakita ko sa inyo yung rabbit namin. Bali, ito na lang yung natitira sa mga rabbit namin. Bali, ito yung isang G1, ayan. Tapos, ito yung anak ng kulay gray natin na nakaraan. Ayan, dalawa na lang sila dito sa taas. Tapos, dito naman sa gitna, ito yung isa natin G1 na babae. Tapos, ito yung anak ng kulay gray din, na ganyan ang kulay, kulay medyo cream. Tapos, ito pa yung isang anak ng kulay gray natin. Tapos, dito naman sa baba, ito yung anak uli ng gray natin. Ayan. Tapos, ito naman yun sa tito namin, kay Tito Louie. Bali, kaya siya andito kasi pinabulog lang siya nung nakaraan. So, iniintay lang natin kung magpo-false pregnancy ba siya or hindi. Tapos, ito uli yung anak ng kulay gray natin. So, iniwan natin dito yung anak ng kulay gray. Tapos, yung kulay gray natin, pinabulog na natin. Ay, kinatay na pala. Kinatay na natin kahapon. Tapos, yung anak ng, ano, ng ibang rabbit na apat sila, kinatay na rin natin sila. Ayan. So, ang natitira na lang ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, meron tayong pito na lang na rabbit. Ayan. Tapos, itong, ano na to, itong jiwa na to, pinabulog na natin siya kahapon. Ayan. Tapos, papabulog uli natin siya mamaya. Kasi, ito kasi mahirap siyang magbuntis eh. Bali, medyo ano kasi siya, medyo clumsy, tsaka medyo magaslaw. Tsaka, ayaw niya nagpapasampa ng, ano, ng, nagpapasampa. So, mamaya, ipapabulog uli natin siya. Kasi kahapon, or kagabi, pinabulog natin siya, pero ayaw niya. So, papabulog uli natin siya. Ayan. Mga ka-farmmates, eto, kung makikita nyo, yung battle natin, meron siyang laman na bawang. Bali, ginawa ko kasi nung isang araw, yung sunflower oil natin, nilagyan natin ng bawang. Kasi may nag-suggest sa akin na isang friend ko sa FB na, ano, na maglagay daw ako ng bawang sa oil para daw sa manggi ng rabbit. So, tinaray ko to kahapon. Ang nangyari noon, ano, parang nasasaktan na ewan yung ano, yung rabbit. Ito. Itong jiwa natin, dun ko nilagay sa kanya. Kasi yung paa niya kasi mayroong, ano, may sugat na siya. Ayan. Kung nakikita niyo, meron na siyang sugat. Tapos, ang nangyari noon, nung nilagay ko kahapon, parang mahapde or nahapdian yung rabbit natin. So, sa tingin ko, umeepekto lang yung ano nun, yung nilagay natin na sunflower oil na may garlic dun sa sugat niya. Pero, kung mapapansin mo naman, ayan, tinanakin. Kung mapapansin mo, nawala yung ano niya, yung kulay itim niya. Ayun, oh. Nakita niyo ba? Ayan. Pero, andun pa rin yung sugat niya. So, mamaya lalagyan uli natin siya. Nilagyan ko na siya sa tenga niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, may ano pa siya. May mark pa siya ng oil. Ayan. Mamaya lalagyan uli natin siya ng sunflower oil. Pero, nagtanong na ako sa isa naming, ano, sa isa kong friends, Eddie, kay Kuya Jay, kung meron siyang available na ivermectin. Kasi ang hirap humanap ng, ano, ng reliable na, ano, na source ng ivermectin talaga na binibenta sa market. Kasi yung mga nabibili ko kasi sa market, hindi siya effective dun sa mga mangga na ano, na nilalagay natin. So, eto, itatay uli natin dito sa rabbit natin kung makakabili tayo ng ivermectin this time.
kasi ang hirap humanap sa ano, sa market. Pati sa mga vet, naghahanap ako, wala daw silang ivermectin na ano, na tinut na na available para sa mga rabbit. Kaya ayan, sana nga gumaling tong isa natin G1. Ayan, kasi tinan nyo yung isang ng ano, isang niyang paa. Kulay itim na siya, may sugat na siya. Ayan, kawawa naman. So sa mga may alam dyan, kung may alam kayo na link na pwedeng ibigay sa akin kung saan ako pwede makabili ng talagang magandang ivermectin, yun, paki-message or paki-comment na lalang sa akin. Ayan. Ito yung isa natin G1. Malaki pa naman siya. Sayang kasi kung ano, kung mamamatay lang siya dahil sa mangge. Ayan. Ayan mga farmers, nilagyan nili natin siya ng oil sa paa. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan o. Dinidila-dilaan niya kasi parang nasaktan siya dun sa ano, dun sa nilagyan natin ng oil. Pero for this time, ang lalagyan naman natin sa kanya ay coconut oil alone na may mint. Ayun, nilagyan natin sa kanya. Ayan, ini-spread out niya yung ano, yung oil dun sa paa. Sana gumaling na to kasi ang hirap makahanap ng ivermectin or talagang gamot sa mangge na ano, na pang ano talaga sa ano, sa mga rabbit. Ayan. Dinidila-dilaan niya yung ano, yung nilagay natin na oil sa paa. Sana gumaling siya. So titingnan natin to for 7 days. Yung muna lagi ilalagay natin sa ano niya, sa paa niya. Sana gumaling siya. Kasi kawawa naman ko, tingnan niyo oh. Hindi ko alam kung nasasaktan ba siya or ano, or talagang ganyan lang ginagawa niya para ano. Tinatanggal niya lang yung oil. Ayan. Sana gumaling na ang ating G1. Kasi G1 kasi ito. Sayang kasi kung mamamatay siya. Yeah. Ayan siya. Ayan yung paa niya. So kung may i-recommend kayo sa akin, yan sana. Ayan. Kasi tinan niyo, oh, parang nasasaktan siya dun sa nilalagay natin na ano, na oil. Siguro mahapdi lang talaga siya. Sana gumaling na nga siya. Kasi parang na-stress kasi rabbit natin eh, pag nilalagyan ng oil. Kasi kung ivermectin talaga siya na ini-spray, sa tingin ko hindi siya magiging ganyan. Ayan o. Kawawa naman siya. Kasi dito sa part na to, talagang parang ano, parang malala na yata yung ano niya, yung mangge niya. Pero sa tenga naman, wala naman siyang mangge. Sa paa lang talaga, di ko alam kung bakit sa paa. Ayan. Malaki pa naman niya. Ayan. Tapos, ito isa natin G1, ito. Dito wala akong nagiging problema dito. Ang problema ko lang dito kapag pinapabulog siya, ayaw niyang magpabulog or nahihirapan tayo magpabulog sa kanya kasi hindi siya ano, hindi siya ganun ka-heat or hindi pa siya talaga ganun ka-on-heat. Hindi ko alam kung bakit. Pero titingnan natin mamaya uli. Papabulog natin siya. Bibigyan natin or lalagyan natin siya ng compilation sa pag-video sa kanya. Ayan. Kung mapapansin nyo yung paa niya, ayan, napakalinis. Malinis talaga siya. So, wala akong nagiging problema sa kanya. Ayan. Dito lang talaga sa isa nating G1. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon siya ng mangge. O nagkaroon siya ng sakit sa paa. Ayan.